Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Garcia, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So matapos nga pong matalo ni Ryan Garcia sa kamay ni Gervonta Tank Davis kahapon via 7th round knockout, ay inamin ito sa kanyang post-fight press conference na sa katunayan umano ay hindi daw talaga naging maganda ang lagay niya sa umpisa pa lang ng laban. Kasi sa oras umanong tumungtong siya sa ibabaw ng lona ay naramdaman niya na daw na agad na nanghihina siya. Kung saan pati umano ang kanyang mga binte ay walang lakas at enerhiya. Paniniwala ng karamihan na ito yung naging epekto gawa ng mahigpit na rehydration clause na kondisyon na binigay sa kanya ng kampo ni Davis sa naging laban nila. Pero ganun pa man nga po ay giniit naman ni Garcia na ayaw niya daw magbigay pa ng kahit anong klaseng dahilan. Kasi kasalanan niya naman din daw na pumirma siya sa kontrata upang mangyari lamang ang kanilang laban. At ito na yung kabayaran sa pagpayag niya sa kondisyon ni Davis. Pero depensa naman ang kampo ni Davis na hindi lang din naman daw si Garcia ang nagpakahirap sa rehydration clause kasi para sa kanilang dalawa naman daw yung kondisyon na yun. Kaya naman maski siya umano ay nagpigil rin sa pagkain kasi bawal din umano siyang humigit sa 146 pounds sa gabi ng laban. Ganun pa man ay madami din ang nakapansin na malayo daw talaga ang agwat ni Garcia pagdating sa boxing skills kay Davis. Dahil di hamak naman umanong mas magaling at mas matalinong fighter si Davis. At pinatunayan niya daw ito kagabi. Habang ang former world champion naman na si Danny Garcia ay pinuna ang lahat ng pagkakamaling ginawa ni Ryan Garcia sa laban. Paliwanag ni Danny Garcia na ang problema daw kay Ryan ay sinusundan ng diretso si Davis. Wala daw itong ginamit na footwork o head movement. Kaya naman umpisa pa lang daw sa round 1 nang makita niya ang ginawa ni Garcia ay alam niya na umano ang kahantungan ng laban. Hindi na daw siya nagulat na knockout ang sinapit nito kay Davis. Bukod dyan ay dismayado din si Danny Garcia kasi hindi pinakinabangan ni Ryan Garcia ang kanyang reach advantage. Hindi daw ito gumamit ng jab at bagkus lumaban ng malapitan at dikitan. Kaya naman mas naging madali para kay Davis na patamaan siya. Kung ginamit po kasi ni Garcia ang kanyang haba at lumaban gamit ang distansya, ay tiyak na mahihirapan si Davis na magpatama dahil nga masyado siyang maliit at maikli. Pero dahil mas pinili ni Garcia na lumaban ng malapitan, kaya nawala ang kanyang reach at height advantage. Kumbaga ay si Garcia din mismo ang naglagay sa kanya sa alanganin. Ganun pa man ay umaasa naman si Ryan Garcia na sana balang araw ay makapag-rematch sila ni Davis. Pero sa ngayon umano ay alam niya daw naman na hindi papapayag ang kampo ni Davis. Kaya naman kailangan niya daw munang magkaroon ng sunod-sunod na panalo bago siya magkaroon ng tsansa na makipag-rematch. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagkita din nga po sa mega event kahapon ang ating pambansang kamaumani Pacquiao at ang heavyweight legend Iron Mike Tyson. Kung saan kapansin-pansin din na tuwang-tuwa si Tyson na makita niya ang isa sa mga hinahangaan niya sa sports ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban.